So mga tol, matapos nga po manalo via split decision ni WBC at lineal heavyweight champion Tyson Fury sa laban nito kontra kay MMA legend Francis Ngannou sa kanilang 10 rounders bout. Kitang kita nga po sa slow mo mga tol ang panggugulang na ginawa ni Fury sa laban na yan. Siniko po kasi ni Fury sa mukha si Ngannou. Pero kahit na ginawa nga po yan ni Fury, tila hindi man lang tinablan si Ngannou at hindi man lang pumutok ang mukha ni Ngannou. Diyan pa lang mga tol, makikita na matibay talaga itong si Francis Ngannou. Marami nga po ang nagsasabi mga tol na hindi daw tumalab ang panggugulang ni Fury sa MMA legend. Kung matatandaan, minsan na nga daw nagka-issue itong si Fury sa pandaraya sa laban nito kay Deontay Wilder, kung saan sobrang nipis umano ang gloves na ginamit ni Fury. May tampered itong buhok ng kabayo. Naging issue nga din po kay Fury mga tol ang gloves na halos hindi daw ito sinuot na maayos. Kaya kapag sinuntok ito, parang pumapaypay ang gloves. Bukod dyan, kung matatandaan natin, nan-cheat din daw itong si Fury kontra kay Christian Hammer. Mag-uumpisa na dapat ang laban nila nang makapa ng referee ang gloves ni Fury na tila may problema. Kaya marami ang nagsasabi mga tol, mukhang pagdating sa laban ni Fury kay Ngannou, hindi niya ginawa ang pandaraya sa gloves. Buong akala daw kasi nito, madali lang nitong tatalunin si Ngannou. Pero nagulat ito sa lakas ng MMA legend. Kaya para makapanglamang, siniko daw nito ang mukha ni Ngannou. Pero hindi daw umubra. Kaya marami ang natutuwa sa sinapit ni Fury nang pabagsakin ito ni Ngannou sa round 3. Kahit siya ang nanalo, pero sa mata ng mga manonood, si Ngannou naman ang panalo. Anong masasabi nyo dyan mga tol? Samantala, sa post nga po ni Michael Benson, pinakita nito ang mukha ni Fury pagkatapos ng labang kay Ngannou. Sa kabilang banda naman mga tol, nagparamdam nga po si Deontay Wilder na interesado siya kay Francis Ngannou at kahit na kay Tyson Fury, ready daw siyang labanan ulit ito. Pagmamalaki pa ni Wilder mga tol, siya daw ang tunay na king ng heavyweight boxing. Marami daw ang gustong makakita na in-knockout daw niya silang lahat. Speaking of heavyweight, nilapitan nga po ni current unified heavyweight world champion Alexander Usyk ang ating 8th division world champion Manny Pacquiao upang magpapirma sa gloves at magpa-picture na din. Isang patunay lang ito mga tol na mataas ang respeto ni Usyk sa ating pambansang kamao at pambihirang pagkakataon nga po yan na makasama niya ang 8th division world champion sa iisang lugar. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, nagtipon-tipon ng mga legends sa sports sa ginanap na Riyadh Saudi Arabia Festival. Nagtagpo ulit ang landas ni Manny Pacquiao at mga tinalo niya noon sa boxing. Katulad nila Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Ricky Hatton at Oscar De La Hoya. Bukod dyan, nagkita din si Pacquiao at UFC superstar Conor McGregor. Wala naman pong nagawa itong si McGregor kay Manny Pacquiao noong magkita sila. Kung matatandaan, sinabi ni McGregor sa isang interview, ibalik daw ni Manny Pacquiao ang perang $8 million sa court case at ibalik din daw ang pera na para sa kanya. Sisipain nga daw niya si Pacquiao sa ulo at leeg at hihilahin daw palabas ng stage. Pero noong magkita sila ni Manny Pacquiao sa Saudi Arabia, wala namang nagawa itong si McGregor. Malakas lang talaga siguro man trust talk itong si McGregor. Sumagot naman si Pacquiao dyan noong ma-interview siya sa Saudi tungkol sa sinabi sa kanya ni McGregor. Sagot ni Pacquiao, hindi daw magagawa yun ni McGregor sa kanya. Hindi na daw kasi ito active. Conor McGregor was one of the people who's out here and he said that when he sees you, he wants to kick you in the head. What do you think about that? Oh, he's not active anymore.